Kasagana ang aking ibinigay at ang taong nagbibigay-bigay na lamang ang siyang di makaunawa ng aking pagpapalangyaon. Ginamit ko ang aking lingkod upang sa inyo ihayag ang katotohanan na natakluban ng kasinungalingan. At ang paggamit ko rin ng kasangkapan sa araw ay batay na rin sa aking kapangyarihan. Nalakas ko't kapangyarihan ang siyang suma sa lalaki. Pakaiingat kayo, babae at lalaki, sa inyong inisip, sa inyong inisip. Kayo man ay nakatayo, kayo man ay nakaupo sa mga sandaling ito. Pakaiingat kayo sa inyong iisipin, sapagat iyan ay walang ibang makababatid, kundi akong Diyos na kayang umarma ng inyo-inyong pagkatao. Kung paano niyong nagagawa, naisipin ano ang maaaring iniisip ng tao. Higit kong nalalaman, ano ang iniisip ng bawat isa sa iyo? Ang sandaling ito ay aking pagpapala sa bawat kong lingkod, sa bawat isa sa akin ay nananambahan higit sa aking lingkod na aking tinawag sa pangalang Kayas. Ilagay sa unahan ang nagdarapos ng karahan, maging ang bata na tinawag kong Emmanuel. Ang langis at ang tubig ay lumagay sa aking kaliwa at sa aking sarili sa akin ang buhay banal na kalugod. Ay ako nilagayan ng mga pagpapalang dinoy na masakit, kagalingan at karunungan upang ang bawat karamdamang dumarating ay inimabigyan lunas sa madaling oras lamang. Mapalag ka, mapalag ka. Tulad ng iyong ina na aking kinailangan bago siya mawala ng buhay sa mundo ng papa. Kung paano ko siyang kailangan at kailangan
Ganun kayo kalimutan. Kung paano nyo nang ibinibigay at pinagkakatiwala ang inyong buhay sa akin. At patuloy lang, anak. Huwag kang bibitawan. Maraming pagsubok ang dumarating. Ngunit mawawak niyo ang aking salita. At hindi kayo maliligaw ni mawawala sa aking dahil. Ibinibigay ko sa iyo, anak, ang kalapitan. Napakinggan at damahin ang awit na nais mo yung mapakita. Ang pagsubo, anak, lahat ay dumaranas ng pagsubo. Lahat ay nabibigatan. Lahat ay nahihinaan. Nagkakaroon lamang ng pagkakaiba-iba batay sa kung papaano yung inyong dinadala sa inyo. Tandaan mo, anak, ang pagtawag ko, pagpili at paghirang ay hindi basihan kung ano ang iniisip na kung gaan kayong nakakasala sa akin. Sa inyong pag-iisip, sa inyong pananalita at sa inyong mga gawa, dumating ako'y para sa tulad ng mga. Dumating ako'y sa tulad ng mga mangangang sa salimutan. Dumating ako'y sa mga taong naghihinagpis at naghahanap ng pagkalinga ng isang ama. Tulad ng iyong hinangan, anak, kung paano kitang inihanda sa oras at araw na ito, upang madama mo ang tunay kong pagpapala na ang bawat mong kapatid sa laman ay narito. Kung paano kong tinawag ang iyong ina, kung paano kong tinawag ang mga mahal mo sa buhay na, iyan ay bahagi ng pagpapatotoo ko sa iyo. Kung paano kitang kinalulugan anuman ang iyong dinadala na nagpapabigat sa iyong kalikuan. Nawain mo, anak, na mabuti. Limihin mong mabuti ang aking iwitan. Malinis ang lahat ng pangay sa bawat may malinis na isipan. Ngunit sa masama at mangmang sa aking salita, walang bagay na malinis. Kaya't gawin mo, anak, ang aral na inyong natututunan. Magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, magbibibihan sa mga bagay na sa inyo'y maaaring magulatan. Di lamang ng katawang naman, ganun din ang inyong pananampalataya. Tinawag kita, anak, sapagkat ang pagbibig mo ay ipinapadama mo sa akin tulad ng pagpapadama mo ng tunay na pag-ibig sa iyong mga mahal sa buhay na di mo ninais na sila'y mawalay tulad ng iyong nakikita sa sanlibutan ito. Tinawag kita, anak, para sa iyong sambahayan. Binigikit at inihang sapagkat ikaw ay nakalugod sa akin. Paman ay winig ako sa iyo. Kinalundan ang kita. Yan ang patutunan. Na ako'y hindi tatangi. Na ako'y hindi nagtatangi. At hindi bumabasa at bumabatay sa inyong mga kasalanan at sa dinadala ninyo sa buhay. Lumagay sa kanan ang kanyang iba. Maging malakas ka, maging matibay ka.
sapagkat kung paano kang magiging matibay at matatag. Diyan akong higit sa'yo gagabay at papatubay. Kung paanong nakikita ko ang pagtutulong-tulungan ng bawat mamahal sa buhay ng bawat kapatiran. Ganun ko rin na binibigay sa'yo ang pagpapalang ng tatak. Naaakyan ko sa iyong kaalaman. Na tumatanglaw sa kanyang mga anak. Anuman ang pagkakamali, anuman ang nagagawang pagkakasali, kayang magpatawad sapagkat kayo'y ilaw ng tahanan. Ikaw anak, ang isang kaagapay sa iyong anak, sa aking lingkod. Maging malakas kayo, maging matatag kayo, sapagkat ang pagsubok ay darating sa inyong buhay, sa loob ng inyong tahanan. Ngunit tulad ng aking winikan, kayo'y ilaw ng tahanan. Ikaw ang aagapay sa aking lingkod. Unawain mo ng mabuti ang aking biniwi. Kung paano kayong tumanggap sa kabila ng kayo'y makasalanan, sikapin ninyo na sa inyong puso manatili ang pag-ibig. Ano? Kinalugdan kita sa buhas na iyon. Ako'y nalulugod sa taong sa akin ay nagpapakaba sa kabila ng kanyang mga kasalanan na nagagawa sa araw-araw. Ang kapatawaran ay aking ipinagawa sa oras ito. Hindi ang lalaki ang magwiwika, kundi akong Diyos na iyong tinanggap. Sapagkat ang kalakasan ko ang siyang nananaman sa lalaking ito. Alam mo't batid na ang kahinaan ng nasa sa iyong kalakan. Ngunit ako ang nagpapatuturo sa iyo na ako'y gumagabay dumarating kung paano niyo akong tinatawag ng bukal sa inyong puso. Ang pag-ibig anak, ang huwag na bumabawag sa inyong puso. Pinatawad kita sa bawat mong pagkakasal. Nadamang anak sa oras ito ang aking pagiging Diyos na sa inyo'y umiibig. Tandaan kung paano di kita pinabayaan sa pagtawag at pagkalinga sa iyong sambahayan. Ganun pa rin ako mananatili na sa iyo'y gagabay sa bawat mukbang na gagawin sa iyong sambahayan. Alalahanin mo kung paano mo ako tinanggap at aalalahanin kita kung paano kang naging masaya at maligaya kapiling ang Diyos na inyong pinagliligin ko. Tubig na ito ay magsilbi na makapagpapagaan ng iyong mga
likas sa tao ang magkasama. Ngunit, himala sa aking pagka-Diyos ang kaya niyong humingi ng tawad na tulad ng ginawa ng bawat kong naging lingkod sa una at ikalawang mistake. Ang nakita'y nakita, ang narinig ay narinig. Makikita ko sa inyo ang tunay na nagtataglay na ng aking salita sa inyong isip at sa inyong puso. Ang lahat ng bagay ay aking itinatakda sa aking kapasyahan at kung kailan iyon ay aking inilaan para sa inyo. Tulad ng nakalaang araw na ito, talubos kong kinalunan at ibinuhos ang aking pagpapalat na espiritu para sa iyong anak. Pinagpala kita tulad ng pagpapala ko sa aking mga lakad na nagtagot. Ang sino man na nagnanais na sa akin ay makasunod. Sikapin ninyo na kaya ninyong maging matatag. Matatag ang kalooban upang inyong mapanghawakan ng matibay ang aking bagong pangalan. Tandaan ng bawat isa ang aking winika sa mga santa. Maging maligaya ka, maging masaya ka, sapagkat naririyan ang sa'yo'y tunay na mga nagmamahal. Kung paano sila'y dumating, ako'y dumating para sa iyo. Kaya't salamat ka na sa'yo'y pagpapagal sa aking pagiging ako. Kinalugdan ko ang bawat isa sa inyo sa oras na ito. Pinagpala ko ang nakinig at ang umunawa sa bawat kong ibinuhos na pagpapala gintong aral na inyong tinanggap. Mapala ang bawat isa na sa akin ay naninindig. Pangawakan ng matibay ang pituhanto at ang batas panlinis. Huwag kayong padadala sa pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Ako ang kasama ninyo tinanggap, hindi Diyos-Diyos sa nila. Huwag kayong ahatol, huwag kayong hawak. Ang tunay na anak ng Diyos na kayang gumanap bilang Kristo. Ang pagtanggap sa lahat ng mangyayari sa inyong kapaligiran, tao at kalikasan. Ang tunay kong anak sa huling panahon ito. Maraming salamat sa iyo at sa aking mga lingkod na patupatuloy ninyo na gumaganap sa bawat ninyong tungkol. Magkita niyo ang bawat isa. At damahin ang aking pagiging Diyos, totoo at ganap na dakila. Awitin ang pangakong buhay. Paalam sa iyo, mga anak. Paalam sa iyo.